nila ko. Kasi that time, medyo mahirap yung buhay namin, and then nag-stop ako ng college. Medyo may mga utang kami. Nabalitaan ko meron siyang cash prize, and it's for the prize talaga. So sumali ako, then dumating na lang si mama, meron siyang dalang mga damit, costume for the screening, and then eventually, nabasali na ako sa candidates. Masali ako sa Miss Pansol. I was third year college that time. Back then, I don't have any idea talaga how to be in a pageant. Kasi school ako, varsity ako sa school that time, and may banda ako. So I'm kind of like boyish that time. So they're looking for representative sa area namin. So tinanong nila ako, it was Danica yung parang nasa area namin noon na naka-assign. So she asked me, and then she said, gusto mo ba? And then sabi ko, ayoko kasi, una-una, ang gastos yung pageant, and then second, it's paano yung training, ganun. So, pinush nila ako, sabi nila, merong mag-handle sa'yo, and then sila nang bahala sa dress mo, sa makeup mo, all you have to do is just be there. And yeah, so I said, sige, let's give it a try. So, yun, then I started watching videos ng mga binibining Pilipinas on how to walk properly. And then my mom was very supportive and she said, sige, go, kaya mo yan. So, yeah, dun nasali ako. And then, that's it, dun na nagbago lahat yung gear na yun. Nung 18th birthday ko, sinelebrate siya ng PYM. So, inayusan ako. Tapos, nakita ko ni Kuya JP na siguro naisip niya na may potential ako. Then, ayun, sabihan niya ako, yung option lang is yes or yes. So, meaning, wala talagang option. Kaya napasali ako sa Miss Pansol. Una akong sumali sa Miss Pansol Philippines 2013, pero hindi ako pinalad. At muli po ako nagbalik noong 2014. Sa awa naman lang po ng Diyos at sa training din po, nanalo din po ako as Miss Pansol Philippines Luzon. Naalala ko noon, naghahanap ang Miss Pansol Philippines organizers ng mga participants at ako'y nasa tindahan para magbayad ng utang. Pero patungo talaga sila noon sa bahay namin para personal akong i-invite na maging isang kandidata ng Miss Pansol. Aminado naman ako na nung una, hesitant akong sumali kasi wala akong lakas ng loob na rumampa na nakasuot ng high heels o rumampa sa harap ng maraming tao, magsuot ng swimsuit. Yung gabi na, bago yung mismong screening, nagdadalawang isip pa rin akong sumali. Pero yung papa ko, siya mismo yung umuuna, sige sumali ka, ganyan. Hiningi ko yung opinion ng mama ko. Ang sabi niya, laban lang na, subukan mo lang, charge it as experience. Ganyan, buo yung support na namin sa'yo, kayang-kaya mo yan. Sumali ako ng Miss Pansol Philippines 2016 kasi ito talaga yung gusto ko. Bata pa lang ako, talagang mahilig na ako manood ng mga beauty pageants, ng mga beauty contest. At feeling ko din kasi yung beauty pageant sa itong way para sa mga kabataan, para sa ibang tao, or sa mga kababaihan na ma-showcase nila yung mga advocacy sila sa buhay para mas maka-inspire sila ng ibang tao. Ako ay nag-iisa sa mga kandidata ng Miss Pansol noong taong 2016 dahil ako ay nanalo bilang muthiya sa aming area. And para sa akin, yung Miss Pansol, isa sa mga naging malaking step na nangyari o nagawa ko. Kaya ngayon ako ay naging isang ganap na modelo. Miss Pansol Philippines was life-changing for me. Naalala ko that time I was still in college, so I had to manage my time traveling from Manila to Quezon for rehearsals. Pero bago na pamatay, I never really saw myself joining beauty pageants. Ang kanyari, I met one beautiful person, which is my Julius Alana. Siya ang encourage sa akin na sumali sa Miss Pansol Philippines. Simula pagkabata kasi, talagang pangarap ko nang sumali sa Miss Pansol. Nanonood na ako niyan every year, tapos sinabi ko sa sarili ko na one of these days, ako na yung isa na ako sa kakoronahan doon, and kabilang na ako sa taong papalakpakan at hahangaan ng maraming tao. Nasali ako sa Miss Pansol dahil yung kapitbahay niya mama punta sa bahay para kasalin ako. Which is siya yung pinutuwa na candidate na lalaban para sa mag-represent sa area namin. Medyo makapalumo ako ng araw na yun. Kaya nag-go ka agad ako, nag-screening ka agad ako. And
honor naman ako kasi nabigyan ako ng privilege para makapag-participate sa Miss Pansol. Una nung mga junior high days ko, nakita na ako ng mga kaibigan ko ng galing sa paglalakad at saka straight body, kumbaga. Tapos, binry ko mag-screening dito sa Miss Pansol and fortunately, nakapasok at nakabilang sa mga candidates noong 2017 batch. Pero, unfortunately, hindi ako nanalo. Pero nung pangalawang sabak ko, naging parang less backer. So, nung pangalawang salang ko, so yun, nanalo na ako ng Miss Pansol Philippines Luzon. First, after ko nanalo nung sa amin, which is nung sa K1, runner-up din ako sa Mutya 2017. Then after nun, sabi sa akin, bakit ayaw mo i-try mag-Miss Pansol? Kasi parang baka manalo ka, gagan ako ng mga friends. Kasi sabi ko, baka mamaya, ma-okray ako kasi sabi ko, chubby ko, ganyan. So ang dami kong mga iniisip mo na sabi ko, baka manalo ba ako neto? Tapos ang dami ko bang, sabi ko, may pasok ako noon, so ano kayong gagawin ko? Sasali pa ba talaga ako? Pagmalobat sa babaya mo lang ako. Sa akin, sabi niya sa akin, hindi ka dito, babaya ka, ganyan. Sabi ko, sabi ko, punta. Sabi ko, di ayusin lang kita, ganyan. Sabi ko, talaga? Tapos, tara ko tayo ng Pansol. Sabi ko, bakit po naka-makeup ako? Bakit po naka-postura ako? Ganun. Tapos sabi, i-screening ka namin sa Miss Pansol. Mag-print ka na ganito, ganyan. So, nag-print din naman ako. And then, screening ako, and then later on, sabi ko, ay, ang tagal mag-text nung sa Miss Pansol, bakit hindi na ako nakapasok? Then, nakatanggap ako ng message na pasok ako, final candidate. Then sabi ko, ay talaga, final candidate, ito na final candidate pa. And yun, thankful naman ako na isa ako sa mga final candidates nung sa batch namin. Ang bata pa lang ako, nagkaroon na ako ng isang malaking imaginasyon sa aking isipan na kung saan paano kaya kapag naging isang kandidata na rin ako ng Miss Pansol at kalaunay niya naging Miss Pansol Philippines. Nakikita ko sa mga Miss Pansol dati kung gaano sila kadeterminado na manalo at ipinapakita nila hindi lamang yung kagandahan, bagkus yung kaisipan at katalunuhan ng isang pababaihan. Mahirap na masaya ang pagkakaroon ng Miss Pansol sa aming barangay sapagkat unang-una, mahirap kasi nagsimula ang Miss Pansol, wala pa ako sa barangay. So yung fund na ginagamit dito ay galing sa mga inisyatibo ng mga kasamahan natin at ilang mga kaibigan na malalapit na kaibigan na gustong tumulong upang maging matagumpay ang programang ito. Masaya kasi along the journey ng Miss Pansol ay marami kami nakikilala ng iba't ibang mga personalidad na kung saan katulong namin kung bakit naging lalong mas naging matagumpay at maganda ang Miss Pansol Philippines. Para po sa akin, ang hindi ko malulunta ng karami sa Miss Pansol ay siyempre yung taong-taong po ay nanarantanan po ng pamilya. Dahil po sa Miss Pansol ay hindi po ito basta organisasyon o isang beauty pageant. Kami po dito ay nagiging isang pamilya kung saan nakakatuwa dahil napatunayan po natin na there is only one diversity. Kumbaga, nagkakaroon po talaga ng pagkakaisa sa lina ng aming pagkakaiba. Imagine, iba't ibang klase ng mga kababaihan o mga kabataan mula sa iba't ibang areas ng ating barangay po ang nagsasama-sama. At sa pamamagitan po nito ay nagkakakilala po sila. And at the same time, binibigyan po namin sila ng mga community services kung saan po ay naimumulat po natin ang ating mga kabataan kung ano po ba ang kasalukuyang kalagayan ng ating barangay. And of course, the pageant itself, the pageant journey is the memorable one. Kaya hindi ko po ito. Ang di ko makakalimutan sa Miss Pansol is yung nagkaroon kami ng program na feeding program, nagkaroon kami ng outreach, nagkaroon kami ng planting, na naisip ko na ang pageant hindi lang basta pagandahan at patalinuhan, pero meron siyang bagay na nakakatulong sa barangay o sa lugar. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. Yung most memorable experience ko was right after winning, nagbukas talaga lahat ng doors for me. Not
just like sa pageant, you know, I had a chance to be trained by Sir Francis, and he was able to teach me everything about pageantry. So that's the number one that I really treasure, having to experience such things sa pageantry. Grabe yung experience ko sa Miss Pansol. Kasi sobrang wala akong ka-idea kung paano magkilos babae, ganyan. Tapos nung pag nagpa-practice kami, lagi ako napupuna kasi yung lakad ko, sobrang siga daw. May time pa nga na pinaikot ako ni Tito Francis sa buong Pansol Court para lang, para masali ako dun sa lakad na tama. Malaking tulong ang nabigay sa akin nung una akong sumali sa Miss Pansol Philippines 2013. Hindi man ako pinalad, pero tinulungan ako ng aking mga trainer at nanalo rin pong 2014. Yun ang tumulong sa akin para mag-boost ang aking self-confidence at sumali pa sa mas mataas na pageant. Yung mga naging karanasan ko noon sa Miss Pansol Philippines, pagkagaling ko ng school, diretso ako sa practice, wala na akong oras na kumain pag-uwi kasi sa sobrang pagod na din. Then may klase pa kinabukasan na nag-cause din na nag-lose ako ng weight, which is naging good thing din kasi during the pageant, pumayat ako konti. Isa sa mga significant things na nangyari sa akin bilang Miss Pansol is that mas nakilala ko yung mga ibang beauty queens. Dati friends ko lang sila, ngayon family ko na sila. Naging source ko sila ng motivation, especially if you have problems. Makikita mo na hindi kayo competitors, pero pamilya kayo. Pinaka di ko makakalimutang experience ko sa Miss Pansol is nung nasigawan ako ng gala night namin dahil late yung costume ko. And dun ko na-realize kung gaano kahalaga yung lagi ka dapat on time, dapat alam mo kung paano i-manage yung oras mo. Lalo na ngayon sa mga runway namin sa fashion show, kailangan maaga ka, kailangan on time ka, kailangan active ka lagi. Kaya para sa akin, mas na-train ako ng mas maaga para sa mga haharapin ko pa after Miss Pansol. Miss Pansol Philippines has really left its mark on me. This helped me to become a woman I am today. This helped me to become a role model to all the ladies out there. Inspire them that they can do great things more than what they think. Isa to sa pinaka-paborito ko na nangyari sa buhay ko. Para din nakita mag-star mo mamaya. Eh, ako nag-inspire. Dahil ako sa lahat ng kamarapihan. Kung bilang isang ordinary babae, nangyayain, I can do great things. I can do glamorous things. So bakit hindi mo rin kaya? Kaya-kaya mo rin. Before, nung elementary ako, lagi akong nababash sa hair ko kasi para daw, lagi nilang dinidiscriminate na ang pangit ko ng buhay ko. Sinasama nila na, ano ba yan? Nakakamalala nila. Sinasama na nila sila sa akin. Which is, hindi nila alam na masakit yung para sa akin. But then, sige nga, Lord, pasok mo pa. Nung sumali na ako ng Miss Pansol, malaki yung naging impact nito sa akin kasi tinuruan nila paano maging confident. Tinuruan nila ako kung paano mag-stand up. Na it doesn't mean kung ano yung buhok mo. It doesn't mean kung ano yung color ng skin mo. Kung gaano ka kataba. Ang importante is may pakita mo sa tao na kung ano ka at kung ano yung kaya mong gawin. Naging maganda ang dulot ng Miss Pansol sa aming barangay dahil mas lalong nakilala ang aming barangay on a tag as one of the most prestigious barangay pageant sa buong Quezon City. At dahil dito, ginagaya na ang aming barangay sa iba't ibang barangay sa pagkakaroon ng gayong uri ng patimpala. At naging maganda ang epekto nito sa mga winners dahil lahat ng mga nanalo ay lalong, or yung mga sumali ng Miss Pansol ay lalong nabuhos ang kanilang confidence sa kanilang sarili. As an official of Barangay Pansol, the organization and one of the organizers at Miss Pansol, ako po ay na-representing ng mga stage manager, runway coach, and also choreographer. So, ako po yung magtuturo sa kanila pagdating sa mga block na sa stage kung ano yung nangyari nila. Ako rin po ang magtuturo ng production number. So, sa taong-taong po, lahat po ng mga production numbers ay ako po ang nasa likod ng balik na rin mo kaya? Naiig na para na sa'yo. Aharang yata eh. Ay! Aharang. Teka.
Baka ba lang siya. Sorry na po sa nanonood. Sapagkat hindi lang po sa paglalabas ng duwa na sasalan sa ating mga kabataan, tayo po ay tumutulong sa kanilang pupugin ang kanilang katalunan at ang kanilang kamalayan pagdating po sa mga nangyayari sa ating komunidad. Kumbaga po sila po ay nagiging vigilant and at the same time ay nagiging proactive member of our barangay and our community, kung saan po ay nai-involve po nila ang kanilang mga sarili at sila po ay nagiging isang role model sa ating mga kabataan. Nakakatuwa po na sa loob ng 10 taon ng Miss Pansol Philippines ay nakita po natin kung paano po nag-level up ang mga programa na ipinalalabas sa ating barangay. At sa loob po ng 10 taon na ito ay saksi po tayo kung paano po nagsimula sa maliit at ngayon ay kinikilala na bilang most prestigious na may pageant, hindi lang po sa Quezon City kundi sa buong Pilipinas, dahil nakaka-proud nga po na yung isang barangay pageant na tulad nito Miss Pansol Philippines ay parang kahilera na rin po ang mga national pageants pagdating po sa pagbibigay ng isang makabuluhan at sigurado naman po ang magbibigay saya ng programa sa ating mga community. Pag naniniwala ka sa sarili mo, kahit wala kang source, kahit tapos ka, basta andyan ang pamilya mo, ang kaibigan mo sa yung suporta sa'yo, walang imposible. Being confident ako, yung training na tutunan ko, nagamit ko siya on my job hunting days after graduation. And of course na hikayat ko yung mga kabataan dun sa lugar namin na sumali. Kasi it's not just about the winning, pero yung whole experience na magigain nila pag sumali sila. After nung pageant, syempre madami din mga opportunities na sinalihan. Naisali ako sa buong Quezon City, yung Miss Healthy Barangay. Tapos syempre, medyo tumaas na yung confidence ko. So, trinay ko din sa school, sumali ako. And yun, yung mga pag-aayos sa sarili, yun yung mga natutunan ko after kong sumali. Na-boost yung self-confidence ko. Mas nagkaroon ako ng lakas ng loob na rumampa sa stage, na magsuot ng high heels, at saka magsuot ng mga two-piece sa tuwing nag-beach, ganyan. And then, siguro kasi, mas nakikilala ka sa iba't ibang barangays, iba't ibang lugar sa Pansol. Tuwing nakikita ka lalo ng mga bata, oh, si Ate Dayan, Miss Pansol, ganito, ganyan, ganyan. Sobrang nakaka-proud kasi yun. Na hanggang ngayon, nadadala mo yung proud ka sa sarili mo and forever grateful ka talaga na naging part ka at nanalo ka ni Miss Pansol. Dahil sa Miss Pansol, naikayat ko ang kapwa ko kabataan na abutin na kanilang pangarap. Ang Miss Pansol ay nag-open sa akin ng mas maraming opportunities. Dahil dito, mas nakilala ko yung community. Dahil dito, mas nalaman ko sa sarili ko na marami pa akong magagawa upang maka-inspire or makatulong sa community. Dahil din dito, naging SK kagawad ako dahil nakita ko kung anong pwede kong gawin as a beauty queen, as a public official. Malaki ang naging epekto sa akin ng pagiging Miss Pansol Philippines Visayas noong 2016. Para sa akin, ito yung naging start ng journey ko as a model and also as a beauty queen. Noong time na sinamahan ako nila Tito Francis na mag-audition sa PIMA, which is Philippine Model Association of the Philippines, na pinakilala sa akin ni Mama Rina Salud for personally si Miss Maxine Medina na siyang magre-representa ng ating bansa noong taon na yun sa Miss Universe. And then ko na-realize na kailangan ko mag-work hard pa kasi gusto ko someday ako din yung mag-represent ng Philippines sa Miss Universe pageant. Nagpapasalamat ako sa Miss Pansol kasi kahit na hindi naman ako ganun kaganda, tapos alam naman natin na maraming tao ang kinulang talaga sa height. Nagkaroon pa rin ako ng oportunidad na sumali sa pageant na ito, isang malaking patimpalak na ito, at nagpapasalamat ako kala kagawad brain na pinursue yung dreams ko. Isa sila sa mga kay Nay Francis na tinuruan talaga ako ng paano maging isang tunay na dalagang Pilipina. Nagbukas siya ng maraming opportunity sa akin. Nakasali na ako ng nakapag-national na ako, which is yung Miss Global Philippines. And nakapag-regional na din ako, yung Reyna ng Mangyan. And I'm so happy dahil nakapag-captain na ako doon. So yun, magandang training ground sa akin yung Miss Pansol dahil nakapag-step out ako sa comfort zone ko. And tinitignan ko to para makapag-prepared pa ako sa mas malaking pageant. Oh, madami akong naging kaibigan, madami akong naging kapatid na babae, at madami din akong naging nanay na nayan rather. So, the
dahil doon, nabuo din yung confidence ko sa sarili ko. Naboost yung confidence ko na makialubilo sa ibang tao. Kahit na nung una, nahihiya ako. Pero ngayon, kaya ko na. I would like to thank Ms. Pansol for giving me a chance na ipakita sa mundo na hindi ibig sabihin na ganito ako, na chubby kami, kulot kami, or kung ano man yung kulay ng katawan namin, yun yung magdadam sa amin. And thank you kasi kahit ganun ako, tinanggap niyo ako, ginawa niyo lahat para maging okay ako on stage and off camera. Siguro yung papasalamatan ko kung naroon ako ngayon, yung mga pinaka-utak na Miss Pansol Philippines, ito yung mga organizers. Hindi magiging magandang bulaklak ang isang binhi kung wala yung mga taong magtuturo sa inyo ng tama, ng kagandahan, ng pagdating sa pananalita, pag-walk, o pagpunta kung saan-saan. At higit pa doon, essence ng kanilang mga sinasabi. Kung yung kababaihan ba, what is Miss Pansol para sa inyo? Ano ba ang Miss Pansol? Ang Miss Pansol ba ay parang pageant lang na pagandahan? Kasi para sa mga organizers ng event na yun, meron pang mas ibubuga. Ito yung itaas yung antas ng kababaihan sa ating lipunan. Hindi lang, dahil ang mga babae ay hindi lang pasangkapang pambahay lang, at yun yung nakita ng mga organizers ng Miss Pansol na dapat ipagyabo o mas pauna rin yung katayahan ng kababaihan. Siguro until now, ginagawa yun. Kaya nga tayo na yung 10th year na programa ng Miss Pansol. Kasi nais pa na humugong ng Miss Pansol organization ng mga babae na magpapakita kung ano ba ang ibig sabihin ng babae sa ating itungan. To be followed by the Philippine National Anthem. Thank you.
ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marugdog na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasabi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagdugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kapahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi na maliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Siyempre po sa ating butiing kapitan at mga napakasipag na mga magawad, maraming salamat po sa inyo. To all our contestants and all our judges, good luck po in advance. Congratulations sa lahat ng mananalo at asahan po ninyong tuloy-tuloy lang ang pag-support ako sa lahat ng programa ninyo. Muli ako po si Chucky Antonio, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Thank you po. Thank you so much, Barangay Pageant Champion. So now let's go with our former counselor, Dante de Guzman. Maraming salamat. Magkakatabi po sa inyo lahat. Well, first and foremost, I'm deeply honored to be invited here para sa ating Pansol Youth Organization. You know, it's been like 10 years already at nakita po natin ang kalagaan ng patimpalak nito na sa pamagitan ni Brainerd Bautista at syempre, suportado ng barangay. Again, congratulations and good luck to all of our candidates. Maraming salamat po. Thank you so much, Pastor Dante de Guzman. Let's go now, Mr. Lynn de Guzman. Sa lahat po ng mga kababaihan, congratulations po sa ating lahat.
and Mr. Dindi Guzman. Let's call on our Barangay Kagawad, Richard Uy. Hello! Magandang gabi, Barangay Pansol! Ayan, nagpapasalamat din ako sa naging kita po sa atin ngayon, si Kagawad Brainard Bautista. Siya po ang aking SK Bashmate taong 2002 to 2007. At syempre, maraming salamat din po kay Kap Jojo Mahusay and Council. So, binabati ko lang po ang natatilang Barangay Pansol. Okay po ba tayo dyan? Okay, and hinihis ko lang po, good luck sa ating mga candidates, and congratulations. Magandang gabi po, maraming salamat. Maraming salamat, Kagawad Richard Uy. Let's go on now, our Councilor Kate Cosible. Excited na ba kayo? Una sa lahat, iko-congratulate ko, palakpakan natin lahat si Kagawad Brainard Bautista. Sa lahat po ng kagawad po natin, ang Barangay Pansol, at syempre kay Kapitan Jojo Mahusay, magandang gabi sa inyo lahat. Alam niyo kanina sa Facebook ko, nilagay ko, if you try and fail, congratulations. Because most people won't even try. Ang ibig sabihin ko lang po doon, kahit na sa lahat ng patimpalak ngayong gabi, meron pong panalo, pero wala pong talo. Dahil yung experience na mararamdaman niya, may experience niya ngayon, ay habang buhay na yun nasa puso niya. Minsan, panalo tayo, pero minsan natututo tayo. So again, congratulations kay Kagawad Brainard Bautista, at meron akong i-announce sa inyong lahat. Alam nyo ba na ako ang tunay na Miss Pansol? Hindi, joke lang po. Mahal ko kayong lahat, Barangay Pansol. Muli po si Consihan Kate Cosipeng. Maraming salamat, Consihan Kate Cosipeng. Now, let's go with Councilor Wesley Lagumpay. Magandang kami po sa inyong lahat. Sa ating mga horado, kung mahihirapan po kayo sa pagpili ng ating po magiging Miss Pansol po. Pero palakpakan po natin ang ating mga horado po, mga kaibigan. Of course, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Miss Pansol po. Sa 10 taon po na nasubaybayan ko po ang itong klase programa, talaga ngayon po ay napabilib po ako. Ito, dito hindi magiging matagumpay kung hindi ko sa tulong po ng tao na isang kaibigan mula sa sangguniang kabataan, naging kagawad po ng ating barangay. Palakpakan po natin kagawad Brainard Bautista po. Siyempre, kasama po dyan si kagawad JP Jeronimo. Of course, si kagawad Tessing Show. Nakita ko po na dyan si Kagawad Bebon Balagso, also, palapa po natin. At bumubuo ng Boom Council po sa pangunguna po ng ating puting kapitan. Sino ang kapitan natin, Jojo? Mahusay, yan po. Muli, congratulations sa ating pong programa ngayong gabi. Mag-enjoy po tayo. Tayo po yung sumuporta po dun sa ating pong mga kandidata. Palapakan po natin sila. At kami naman po dito sa likod ay magmamasid at siyempre po makikisa at magkocongratulate po sa ating mga kandidata. Katulad po ng sinabi ng ating kasama, palapa po natin kung si Eliakim Cosineng. Siya po ang aming pong Catriona Gray sa partido. Di ba? Buti mo buti, di ba? Pero may kasama po kung aming isa, si Consiela Pichi de Leon, na siya naman po ang aming po kaibigan na kumakatawan also sa kababaihan dahil it's International Women's Month.
Kaya muli, ako po ang inyong kaibigan tunay, Quezon Lagumpay na bumabati na isang magandang gabi. And let's start the show! Maraming salamat, Pansol Quezon Lagumpay! And now, please welcome the founder and executive chairman of Miss Pansol Philippines, Mr. Brayard Bautista! Na-miss ko ang community. So anyways, ako po ay natutuwa at napaka-successful ng gabing ito, no? Bagamat hindi nyo kami napanood last February sa ating kapistahan na tradisyon na natin ginagawa, pero ang Miss Pansol, kaya namin ginawa ngayong March dahil ngayong Marso ay sineselebrate po natin ang buwan ng kababaihan. No? Buwan kung saan kinikilala ang mga ambag at husay ng mga kababaihan sa ating komunidad. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat kahit wala na po ako sa serbisyo, ay nag-uumapaw ang tulong sa inyong lingkod upang maituloy ang Miss Pansol Philippines. Sa lahat po ng aming mga sponsors, maraming salamat. Kanina nagsalita dito, hindi ako binigo. Magmadaling lapitan, palakpakan natin Konsehal Wensi Lagumpay, Konsehal Kate Coseteng, nandiyan din si former Councilor Dante de Guzman, Ma'am Arlene de Guzman, kabash ko sa SK 2002, Richard Uy, at narito rin ang mga kagawad na hindi rin ako pinabayaan. No? Talagang pinilit nila na matuloy ang Miss Pansol. Palakpakan natin ang aking kaibigan, kagawad J.P. Jeronimo. Ang katuwang ng Miss Pansol, ang grupo ng mga solo parent, no? Ang ina ng ating solo parent, palapakan natin kagawad Kasichong. And of course, kapiling natin ngayong gabi, kagawad Bebot Palagsa mula sa Kaiminwag. So hindi ko na ho pahabaan pa. I-enjoy nyo na lamang ang 10 taon namin. At kita-kita nyo naman sa aming mga ABP kung ano ang nagiging produkto ng Miss Pansol. Kung ano yung nagiging kalalabasan ng programang ito. So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po ang kababaihan, mabuhay ang kabataan, mabuhay ang Barangay Pansol. Maraming salamat, kagawa Breno Bautista. Now, let's go on Biggie Moreno. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta? Nakakating ko na ako kaagad. Anyway, hello po, nice ko pong batiin ang lahat na nagagito ng isang magandang gabi sa inyong lahat. And of course, sa ating napakasipag na kapitan si Kapjojo Mahusay, sa ating mga horado, good luck po sa inyo. Nakita ko sila sa likod, so pili ko medyo mahihirapan kayong pumili. So good luck po sa inyo, good luck po sa inyo. At sa ating mga kagawad po, na nagagito nga kay Kagawad Yasinsyong, kay Kagawad Bebot Balagso, yung Kagawad J.P. Jeronimo, at sa ating former kagawad po, si Kagawad Bautista. So, thank you so much po for this opportunity at sa ating mga contestants, good luck po sa kanila. At alam ko hindi biho ang sumampa sa entablado at you know, magpakita na magpamalas ng talento, especially po sa ating question and answer portion. So, sa kanilang lahat, good luck! Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, kay Councilor Wensi and kay napakaganda ng konsehala natin, kay Cositeng. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat, Mr. Vicky Moreno. Now, let's go on and give it up for Barangay Kagawa, J.P. Jeronimo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y bumabati sa mga kasamahan ko po sa konseho, ang ating pong punong barangay. Bagamat wala po siya dito, ay hinahatid po ang kanyang pagbati. Palakpakan po natin Kapitan Jojo Mahusay, Kagawad Melvin Naurio, Kagawad Obet Benito, Kagawad Dante Flores, Kagawad Emil Perez, Kagawad Bebot Balagso, Kagawad Tess Inchong, Secretary Beth De Leon, Treasurer Marisa Austria, SK Chairman Dexter Peñamora. At kasama rin po natin ngayong gabi, mga nagsalita po kanina, Konsehala Kit Coseteng, ang ating pong kaibigang tunay, ang ating pong kuya, Kuya Wensi Lagumpay, Sir Miggy Moreno, Barangay Kagawad Richard Uy, Barangay Kagawad ng Ugong Norte,
Chucky Antonio, no? Ako po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng International Women's Month. Kaya palakpakan po natin ang lahat ng mga kababaihan sa buong mundo, lalong-lalo na po dito po sa Barangay Pansol. Ganon din po ang aking pagbati ng happy 10th year anniversary po sa BPY po. At syempre po, ang nasa likod po, ang taong ito ay ang aking pong kaibigan. Lubos po sa kanya ang pagtulong kahit wala na po siya sa posisyon. Palakpakan po natin, Kagawad, Brainerd, A. Bautista! Mabuhay po ang mga kababaihan at mga kabataan. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Kagawad Jimmy Jeronimo. Now, please give a warm of applause, Barangay Kagawad, Best in Show. Hello! Salamat sa ating punong barangay. Palapakan natin Kapitan Jojo Mahusay and Council. No, isang sabi ko lang kay Kap Jojo na Kap, gusto ko magpa-Miss Pansol kahit wala na ako sa serbisyo. Sabi niya Kagawad, pwedeng-pwede basta sa mga mamaya ng Barangay Pansol. So muli maraming salamat Kapitan Jojo Mahusay. At kasama rin natin ngayong gabi, palapakan natin ang ating ingat yaman, Marisa Austria. Maraming salamat po.
Ladies and gentlemen,
So let's kick it off with our parade of beauties. Thank you.
ng Miss Pansol. Palakpakan po natin si Kagawad Brainyard. And of course, naawa po ako dito sa mga judges dahil for sure may hirapan. Well then, may bumati po kami. Nandiyan po aking kasama. Hindi po ako contestant. Okay, mag-alala. Nandiyan po ako. Ay, hindi ko na malaman, bakit na, judges, pwede bang may tanong lang? Bakit pag yung nagsasalita yung mga contestant, parang sumisigaw? May puntos ba yun? Wala. Tsaka parang di ba mo din. Anyway, maganda kami sa inyo lahat. At narito kami, nandito po si Concierge Vince Narumbay. Pwede rin kandidata. Taga Barangay Pansol, si Concierge Kate. Ha? Original Miss Pansol? Pwede, pwede. Anyway, sa inyo lahat, magandang gabi po sa lahat ng ating mga contestants. Good luck at I don't want to be in your position. Napakahirap. Maraming salamat. Magandang gabi po. At of course, binabati ko ating kapitan. Kapitan Mahusay. Did pa scrap? Wala. Wala. Magandang gabi. Maraming salamat. Viana, since it's your first time here, I want to give you some trivia or background about Miss Pansol Philippines. So, since its inception in 2010, the Miss Pansol Philippines pageant has firmly established itself as one of the most awaited beauty event in the city, becoming bigger and better year after year. Of course, this is through the passion and selfless commitment and hard work by a group of dedicated men and women of Barangay Pansol Youth Organization, or BPYO, of course led by our former Kagawad Brainyard Bautista,
and he starred as colleague volunteers and event partners who are luminaries and respected personalities in the Philippine pageant industry who generously shares their talent, expertise, and creativity. Kaya naman, guys, they deserve a big round of applause! Para sa lahat naman ng mga effort nila and support ng mga tao dito, hindi naman nakakapagtaka na nagmabot sila ng dekada. It's a truly inspiring story. Tonight's winner will not only go home with a beautiful crown, but a bountiful memories that will truly last a lifetime. Let's take a glimpse on the beautiful memories of our last year's winner. After being crowned last year? To be honest, siguro nung nanalo ako last year, ang daming nagbukas na oportunidad para sa akin, hindi lang sa pagpipalak na pagandahan o sa pageant, but of course, nabigyan ako ng pagkakataon na to host some events, naging host ako at dito at sumispansol dahil
Dahil sa Miss Pansol, nabigyan ako ng pagkakataon na maging boses, hindi lamang ng mga tao sa lipunan, hindi lamang ng mga tao sa lipunan, bagkos yung mga kababaihan na rin. So, nakikita mo ba yung sarili mo, nasasali ka pa sa mga much bigger pageant pa? Para sa akin, yung Miss Pansol, isang napakalaking event na to. For me, enough na to kasi yung dream ko nung bata ako is nabot ko na. So, bakit pa ako sasalis? Hindi ko kasi siya talaga for. I agree naman. Diba guys, sobrang laking pageant itong Barangay Pansol. Even though it's barangay pageant lang siya, pero parang mako-consider mo na siya na malaki, parang municipality, municipal pageant na siya. So, ano, may mga tanong pa ako sa'yo. Ano namang mga advice mo sa ating mga candidates ngayon para sila yung maging successor mo? To be honest, kanina, while waiting sa taas, sinabihan ko sila na kapag nandito sila sa stage, dapat hindi silang mag-hesitate na maglakad, na ipakita kung sino sila. It doesn't matter kung gano'n sila kagaling maglakad, but kung gano'n nila na-enjoy yung event is mas important kesa sa lahat ng pwedeng mangyari. And mayroon pa, ano naman ang message, mo sa lahat ng mga kababaihan na total, we are celebrating the International Women's Month this month of March. Kaya nga nang sinasabi ko kanina pa, ang mga kababaihan ay hindi lamang pangkasangkapang pangbahay lamang, bagkos meron tayong mahalagang papel sa lipunan. Dahil sa ating mga babae, nagkakaroon tayo ng boses. Hindi lang tayo sa loob ng bahay, tagaluto o anuman. Bagkos alam natin sa mga ating mga sarili na napakalaki ng ating ginagampanan dito sa ating lipunan. Kaya sa mga kababaihan dyan na minsan malungkot, huwag kayong magkatubili na magdasal lamang dahil sa ulit-huli pa rin, kayo ang mga kababaihan, meron tayong mahusay na kapangyarihan. So, nasa 10th year na tayo ngayon, di ba? So, how will you encourage yung lahat ng mga young lady na nanonood ngayong gabi na mag-participate naman sila next year sa ating ika-11th year ng Miss Pansol Philippines? Gusto ko lang sabihin na nandyan din ako sa posisyon niya dati na nag-isip ako kung sasali ba ako sa isa sa pinaka-presteryosong patimpalak ng pagandahan at patalinuhan dito sa ating barangay. Pero huwag tayong magtago sa ilalim lamang, bagkos dapat mas isipin natin na tayong mga babae nga, hindi lang maganda, hindi lang magaling maglakad, bagkos ipakita natin sa lahat ng taong naririto kung ano yung ibig sabihin at kung ano yung ibig sabihin ng esensya ng mga kababaihan. Totoo nga po ba yun? Hello sa lahat ng mga babae dyan! So anong mga last words mo na lang or advice, please advice sa mga nalo this year? Ipagpatuloy mo yung nasimulan ng Miss Pansol Organization. Higit pa man nagpagod yung mga organizers ng event na ito, kaya ipakita nyo sa kanila na karapat dapat kayo sa pwestong iyan. Hindi kasi nasabi na ang mga Miss Pansol, kapag kinoronahan, yan na, may corona na sila. Meron kayong mahalagang papel. Kapag nakaupo na kayo dyan, ipakita nyo na kayo ang tunay na modelo ng ating lipunan. Maraming salamat, hello! Thank you so much, Miss Bel Malumay, Miss Pansol Philippines 2018. The exciting swimsuit competition when Miss Pansol Philippines Year 10 returns. Looking
feelings we can't explain. Philippines 2019 winners, and they are beauty of face, form in figure,
personality and intelligence, and poise and elegance. An added feature in this year's competition in the candidates is the candidate's self-made profile video, where each candidate shares something interesting about her personality, advocacy, talents, and other facts about herself. The composite scores from all of these are added up to determine our finalists for tonight, which will advance in the final question and answer that will determine the winners. I now turn you over to Viana to introduce the distinguished members of our selection panel. Thank you, JC. At this point, let's meet our selection panel, on whose hands and sound judgment lies the difficult task of choosing tonight's winner. Our first selection panel member is a graduate of Bachelor in Arts in Mass Communication major in Broadcasting at the Centro Escolar University, Manila. He works as Assistant Director, Writer, Associate Producer, and Senior Segment Producer for GMA 7 News and Public Affairs Department show such as Wish Ko Lang, Investigator, and Wagas. He is also the overall chairman of Binibining Pagsanghan. Friends, please welcome Mr. Lowell Gene Alojado. A certified clinical coder at De La Salle Health Sciences Institute. Champion at the 2013 Lasallian Modern Dance Competition, model, event host, and the only Asian to make it as finalist at Mr. Universe 2014, held at the Dominican Republic, and recipient of Best in National Costume and People's Vote Award. Fitness endorser of Anytime Fitness and Mr. Universe Philippines 2014, Mr. Mark Glenn Del Rosario. Graduate of BS Pharmacy at the Far Eastern University Nicanor Reyes Memorial Foundation. She was crowned as Miss City of Ilagan, Isabela 2012, and Miss Republic of the Philippines, Isabela 2018, and winner of the Best in Filipino Terno Award. She was one of the top six finalists of Jewel of the Philippines held last October. The very lovely and my good friend, Miss April Liban. Cum Laude BS Tourism Management major at the University of the East Manila. He was Mr. Tourism Personality 2017, Mr. College of Arts and Sciences 2017, and Mr. UE 2017. Third runner-up and the official representative of the Municipality of Umingan, Pangasinan at the 2018 Mr. Republic of the Philippines. Our handsome co-delegate, Mr. Christian Aslan Navarrete. Of BS Interior Design at the College of Holy Spirit, Manila, and AB Fashion Design at the School of Fashion and the Arts, studies at the Scent of Province, the Art of Perfumery, founder and owner of Cat and K Adler Lasiana, Perfume of Sanctity, and Secretary of Designer Circle Philippines. We are honored to have her with us tonight, Ms. Karen H. Castro. Barangay Kagawad, Loyola Heights, President of Kaisahang Ugnayang Amamayan of Miriam College, owner of JS Line Fashion Gallery, Shabani Pimentel. Commercial model actor, Mr. Olive C. Campus Model Search 2014, grand winner and head vocalist of one of the most popular pop group in the land, 143, Mr. Ryan Paul Artienda. Ladies and gentlemen, our 2019 Miss Pansol Philippines selection panel. To ensure the integrity of our proceedings, we have as our tabulation sponsor, SDI Quezon Avenue team, led by Mr. Bong Maranat. Maraneta. I'm sure all of us are eager to see all our candidates as they compete in swimwear.
Let's keep the suspense a little bit as we all watch this awesome swimsuit video fun shoot taken by one of Philippine pageant industry's fastest rising photographer and videographer, Mr. Josh Rodriguez, at the scenic Subic World Beach Resort and Hotel in Subic, Zambales. Let's meet our 15 official candidates of this Pansol Philippines in their swimsuits!
13 is Jenna Wade Mahardo. Candidate number 15.
Thank you.
Miss of 2018 is candidate number... You are right, she is candidate number 12. Photogenic. Of course, our Miss Photogenic was chosen by our official pageant photographer, Mr. Josh Rodriguez, and members of the Miss Pansol Philippines Executive Committee. Our Miss Photogenic is none other than candidate number... She is candidate number 3! Of the most important special award for the night, which is the best in swimsuit. Our best in swimsuit is candidate number... May I have the result, please? Miss swimsuit. Miss best in swimsuit, result, please. So, napakabilis ng ating pagka-tabulate ng scores. And now, we have our best in swimsuit.
Miss Pansol Philippines 2019 Best in Swimsuit is candidate number... candidate number 7, Miss Jessica Mondo.
We're always on our phones these days. We use them to play, to chat, and to learn. But there's more that we can do with today's technology. Our dream is to create an app that will help the country. I know my dream sounds too big, but my friends and I have a vision. We're exploring what's ahead. We're training for our future. Thinking big, STI helps our dreams become reality. Hey!
know my dream sounds too big, but my friends and I have a vision. We're exploring what's ahead. We're training for our future. And we want to be the best that we can be. We're starting small and thinking big. STI helps our dreams become reality. From candidate number 15. So may I call on the first batch of our candidates for the peer-to-peer question and answer portion. So guys, bago tong portion na to, na segment ito ng Miss Pansol Philippines, na ang ating mga candidates ang magtatanungan sa isa't isa. And it will be done chronologically, and candidate number 15 will ask candidate number 2 1, and candidate number 1 will ask candidate number 2, and so on and so forth. So may I call on candidate number 15 to step up on the mic and ask her question to candidate number 1, please. But before you ask your question, reminder, ladies, you can use any language that you are most comfortable with. And audience, please be quiet and observe silence until our candidates finish her answers. So let us begin with candidate number 1. Candidate number 15, your question, please. Sa panahon ito, nalaganap ang hindi magandang impluwensya sa kapaligiran. Paano mo mapapalagaan ang iyong sarili bilang babae at bakit? Papahalagahan ko ang aking pagkababae sa pamamagitan ng self-discipline, parental guidance, at pag-iisip ng mga masasabi ng mga taong nakapaligid sa akin. Lalo na talamak ang mga kabataang babaeng maaga nabubuntis. Kailangan natin ingatan ang sarili natin dahil may mga taong huhusga sa atin kahit na maliit na bagay lang yung ginagawa natin na hindi naman nila alam yung story sa likod ng ating mga ginagawa. Salamat. Thank you so much, candidate number 15. And now may I call on candidate number 2? Candidate number 1, your question, please. Ano sa tingin mo ang nakikita mong magiging ikaw sa hinaharap? Kung aking sasalaminin ang aking hinaharap, sa tingin ko ako ay isang successful na babae. Bakit?
Dahil bata pa lamang ho ako, may pangarap na ako. May minimithi. Ano ang susi? Ang pagsisikap at pagtsatsaga. Para sa aking pamilya, hindi lang para sa pamilya, para na rin sa akin. Kaya kung ano ang susi, ay aking gagampanan upang aking makamtan ang mga pangarap. Thank you so much, candidate number two, and thank you so much, candidate everyone as well. And now may I call on my candidate number three. Bilang isa rin na kabataan, ikaw ba ay sumasang-ayon sa pagkakakulong ng mga bata na 15 anyos pababa na lumalabag sa batas? Opo. Bakit? Gaya na lang ng mga kabataan ngayon na nagnanakaw, dahil sa munang edad na gagawa nila ang ganitong krimen, kaya naman, nararapat lang sila ay makulong para sila ay matuto at madisiplina ng maayos. Thank you. Thank you so much, candidate number two. And now we will have candidate number four, and your question will be coming from candidate number three. Ano ang iyong masasabi sa mga taong against sa LGBT? Ang masasabi ko sa mga taong against sa LGBT ay sayang. Sayang yung opportunity na makasalamuhan natin yung mga taong talented, creative, at higit sa lahat, nagpapasaya sa atin kahit nahihirapan sila. Ang LGBT ay tao lang din sila, kagaya natin. Nasasaktan, may nararamdaman, may pinaglalaban. Tao lang din sila na may karapatang respetuhin, kagaya natin, na katulad na, kagaya natin, na nais natin matanggap sa ibang tao. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 4 and 3. And now we'll have candidate number 5. Candidate number 5, here's your question. Sangayon ka ba na may turo sa lahat ng paaralan ng sex education? Sumasang-ayon po ako na magkaroon ng sex education upang maiwasan ang pagkamapusok ng mga kabataan na nagiging sanhi ng maagang pagkabuntis at pagkakaroon ng mga sakit. Ang sex education ay hindi lamang tungkol sa sexual reproduction, ito rin ay tungkol sa reproductive health at reproductive rights. Karapatan nating lahat na magkaroon ng impormasyon tungkol sa ating katawan upang magkaroon na rin ng tamang pangangalaga sa ating katawan. Mas magiging responsable tayo sa pag-aalaga ng ating katawan, ganun din sa ibang tao. Respeto ang kailangan ng bawat isa, magkakaiba man ang ating kasarian, paniniwala at estado sa buhay. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 5 and candidate number 4. Next, we have candidate number 6, please. Your question is... Ano? Pagiging babae para sa iyo. Para sa akin, ang pagiging babae ay nire-respeto at ginagalang. Dahil alam naman natin ngayon, sa panahon ngayon, ang kung ano ang nagagawa ng kalalakihan ay ganoon din ang ginagawa ng kababaihan. Dapat tayong mga babae ay magpursigil mag-aral at alamin ang kahalagahan ng edukasyon upang maging magandang halimbawa sa susunod pang henerasyon at sa mga kapwang kabataan. Tayo lamang ang may kababaihan, ang may kapasidad upang magkaroon ng anak at bahay ng mga anak. Yun lamang, marami sila. Thank you so much, candidate number 6 and candidate number 5. And last for our first batch of peer-to-peer question and answer, we have candidate number 7. Bakit kinoconsider ng karamihan na mas mahina ang kababaihan kaysa sa kalalakihan? Sapagkat nung unang panahon, ang mga babae ay kinukubli lamang sa loob ng tahanan kung saan ang mga kababaihan ay walang karapatang makapag-aral o bumoto man lang. Sa madaling salita, ang mga kababaihan noon ay walang karapatan kumpara sa ngayon na ang mga kababaihan ay punong-puno ng karapatan dito sa bansa natin. Yan lamang po. Thank you so much, candidate number 7 and candidate number 6. And that wraps up our first batch of peer-to-peer question and answer round. Good job, ladies! And we will hear the remaining half when Miss Pansol Philippines 2019 returns. Before we proceed to our second batch of peer-to-peer, may we call out Councillor John Defensor. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nais ko lamang po bumati sa magandang
batiin din ang mga contestants, no? Dito po sa Miss Pansol Philippines. So sa lahat po ng mga organizers, sa mga horado, good evening po and good luck din po sa lahat ng mga contestants. Anyway, sa ngalan din po na aming team na pinungunahan ni Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, Councilor Franz Pumaren, Councilor Kate Coseteng, Councilor Wenzel Lagumbay, and Tito George Banal, and of course, Councilor Pichi De Leon and myself, Jan Defensor Co. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi at enjoy the rest of the evening. God bless you all. Thank you. Happy 10th anniversary to you guys. More years to come and God bless you all. Hello po, ako po si Ayara Sasam. Happy 10th year anniversary po sa Miss Pansol Philippines. Ako, sana po magsabog pa kayo ng bonggang po ang kagandahan sa kalawakan. God bless! Happy 10th anniversary, Pansol Philippines. Ang pipiliin ko po ay maging mayaman. Bakit?
sapagkat sa estado po ng ating buhay ngayon, nararapat lamang na maging practical tayo bilang isang simpleng kabataan po sa ating panahon ngayon. Kung papalarin man po akong maging isang mayaman, ay gagamitin ko po ito upang tumulong sa ibang tao, sapagkat naniniwala po ako na hindi mo kailangan ng kagandahang panglabas na anyo upang tumulong sa ibang tao. Bagkus, ang kayamanan ay sumisimbolo sa maunlad na pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 8. Now it's your turn to ask your question, candidate number 9. Let's call on candidate number 10. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng pagiging masaya? Pagiging masaya ay ang pamilya. Dahil hindi matutumbasan ng kung sino man ang pamilya na nagsasama-sama ng magkakaisa at nagkakaunuan at nagkakaintindihan. At higit sa lahat, hindi sapat ang pera para maging masaya ka. Dahil ang pera na uubos, pero ang pamilya nandiyan para sa'yo. At higit sa lahat, ang pangalawa ay magtanggapin mo kung sino ka. Maging ano ka? Ito ako ngayon. I am not being perfectly beautiful. I am not being perfectly sexy. But I know that I am confident because I am perfectly me. Hi, thank you. Thank you, candidate number 9. Number 10, it's your turn to ask your question. Let's call on candidate number 11. Kung magiging presidente ka ng Pilipinas, ano ang gagawin mo para makatulong ka sa mga taong mahihirap? Kung mabibigyan man po ako ng pagkakataon maging presidente ng Pilipinas, ang gagawin ko para makatulong sa mahihirap ay magtataguyod ako ng libreng pag-aaral para sa lahat. Alam naman po natin na maraming Pilipino ang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. At naniniwala ako na upang masolusyonan ang malalaking suliranin sa ating bansa, ay kailangan natin magsimula sa pinakaugat nito. Kung maraming Pilipino ang mabibigyan ng sapat na karunungan at kaalaman, maaari natin itong magamit upang mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Let's go! Now, let's go on. Candidate number 12. Sino ang pinaka-importanteng babae sa buhay mo at bakit? Ang importanteng babae sa buhay ko ay ang aking ina. Dahil siya nagsisibing ilaw ng aming tahanan at siya rin nagtayo sa akin kung paano ako magiging isang babae. At siya rin ang nagturo sa akin na magkaroon ng respeto at magkaroon ng takot sa Diyos. At kundi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa harapan niyo at hindi sumasagot ang tanong niya. Maraming thank you. And now let's call on candidate number 13.